Ilang kabataang Pinoy ang may pambihirang galing sa robotics. Tinalo pa nga nila ang mga top contenders mula sa iba't ibang bansa. Kilalanin natin sila sa report ni Lynn Olivario. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng laruan lang ang binubuo ng mga batang ito. Pero huwag yan ismulin dahil mga robot yan na sila mismo ang gumawa. Arrowhead Robotics ang pangalan ng team ng mga mag-aaral mula sa De La Salle Santiago Zobel na kasalukuyang ranked number 1 ng World Skill Standings ng VEX IQ Challenge Rise Above sa elementary at middle school divisions. Binubuo sila ni Alonso Pioquinto at Gian Casimiro para sa elementary school team at Bianca Casimiro at Gio Hernandez naman para sa middle school team. Sila ang lone representative ng Pilipinas sa VEX Robotics World Championship 2021 na pinakamalaking robotics competition sa buong mundo. Bukod sa pagbuo, ang mga WizKids din ang nagpo-program ng mga robots habang ina-apply ang mga principles ng geometry, physics at engineering. Ang kanilang task, pagpatung-patungin ang mga risers na magkakaparehong kulay sa loob ng isang minuto para makakolekta ng pinakamataas na score. May dalawang parte ang kompetisyon. Ang driving o patatakbuhin nila ang robot gamit ang remote control at autonomous o nakaprogram na ang robot para makumpleto ang task. The skills that we need to have to do the task successfully is critical thinking and problem solving skills. We always strategize with our teammates so that we can get the maximum score as possible. Nasa ikalawang taon pa lang sila sa pagsabak sa nasabing kompetisyon. Pero mabilis nilang dinaig ang mga top contenders tulad ng China, US at Canada. Number 1 o world champion last year ang elementary school team at number 6 sa buong mundo ang middle school team. So this pandemic probably has disheartened a lot of people and like us, we have some thoughts that we want to give up also. But we hope to inspire others to keep going and do what you love. It feels really good to be competing for the Philippines. Magsisimula ang Virtual VEX Robotics World Championship sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5.